Pagsain ng panahon ng mga Kastila. Ang mga pagsain noong panahon ng Kastila ay nahati sa panahon ng panitikang pansimba at panahon ng awit at korido. Panahon ng panitikang pansimbahan na kinabibilangan ng mga dalit, nobena, mga buhay-buhay ng mga santo at santa, sulang pansimbahan at mga nauukol sa kagandahang asal. Layunin ng mga Kastila ang pagpapalaganap ng relihiyon, kaya ang unang panahon ng pananakop ay pagpapalaganap ng panitikang pansimbahan at kagandahang asal. Layunin daw ng mga Kastila ang pagpapalaganap ng relihiyong Katolika Apostolika Romana sa kanilang pangingibang pook, kaya unang ginanap ang misa at ang pagbinyag sa mga katutubo. Dahil sa layunin nila na pagpapalaganap ng Kristyanismo, sinunog nila ang mga nakasulat na panitika ng mga katutubo sa dahilang ang mga iyon daw ay likha ng demonyo. Pinalaganap nila ang tungkol sa pananampalataya nila. Doktrina Kristiyana, nalimbag sa Pilipinas noong Hunyo 15, 1573. Ginawa ito sa pamamagitan ng silografiko. Ang silografiko ay isang uri ng sining na kung saan umuukit sa kahoy para sa pag-imprinta. Ito ang unang aklat na sinulat sa baybayin o alibata. Ang baybayin ang sinaunang alpabeto ng mga Pilipino bago pa dumating ang mga Espanyol at maituro ang alpabetong Romano. Padre Domingo Nieva, sumulat sa Kastila. Padre Juan de Plasencia, sumulat sa Tagalog. Kinamitan ng dalawang uri ng wika, Espanyol at Filipino. Ito ay isang mistulang prayer book, naglalaman ng mga panalangin at panuntunan sa pananampalatayang Kristyanismo, nagtataglay ng 87 pahina. Mga nilalaman. Tatlong kopyang orihinal na lamang ang natitira sa aklat na ito na matatagpuan sa Vaticano, sa Museo sa Madrid at Kongreso ng Estados Unidos.